ng pagbibigay ng trabaho sa kanila. Dahil sa EDSA 1986, hindi natuloy ang plano ni Marcos na paglikha sa Southern Leyte Polytechnic College sa Maasin, Leyte, at hindi na din ito ipinagpatuloy ng mga sumunod sa kanya. Dahil sa EDSA 1986, napabayaan ang mga state universities sa Pilipinas na dati ay nasa listahan pa ng mga pinakatanyag na universidad sa mundo, subalit ngayon napag-iwanan na. Sa top 25 universities sa Southeast Asia, nangunguna ngayon ang National University of Singapore. Dahil sa EDSA 1986, nahinto ang pagde-develop sa anti-typhoon rocket project dahil noon pa man, gumagawa na ng paraan ng Pangulong Marcos na masolusyonan ang problema sakali man na may bagyong dumating sa Pilipinas. Dahil sa EDSA 1986, nagdurusa ang mga Pilipino dahil sa 10% value added tax na sinimulan noong January 1, 1988 sa panahon ni Cory Aquino, at noong January 1, 2006, ginawa namang 12% value added tax ni Ralph Recto. Dahil sa EDSA 1986, nawala ng disiplina ang karamihan sa mga Pilipino. Hindi na din iginagalang ang kapulisan dahil marami na rin sa kanila ang nalihis ng landas. Wala nang gustong pumila sa mga pampublikong sasakyan. Bagkus gusto nila ay unahan, nawala ang disiplina. Lumaganap ang droga, nakawan at patayan, gahasaan, nagmahal at patuloy pang nagmamahal ang mga pangunahing bilihin at mga rambulan ng mga kabataan. Nawala na ang mga dating libre kagaya ng Nutriban at marami pang iba. Ito ang tinatawag nilang EDSA Revolution at demokrasyang ipinaglaban nila. Ipinagpalit nila sa papaunlad na sanang bansa ang striktong pamumuno sa maluwag na batas na tinatawag na demokrasya. Inabuso ang kalayaan kaya mga kabataan ngayon ang nagdurusa. Sa mga nagpauto sa EDSA noon, ikalat ang mensaheng ito nang magising ang lahat sa tinatawag nilang demokrasya.